Hey guys, so bali mag-ano tayo ngayon, magpapalit tayo ng bladder. Ito. Itong pressure tank na to guys, may butas na yung bladder niya. So kailangan na nating palitan. At kasi pagka hindi natin napalitan, ganito yung mangyayari guys. Naandar siya, mabilis siya mag-cut off. Nakatok yan. Ambilis din niya umandar. So on and off siya. Ayan o. So masisira yung motor natin guys kapag ganyan. Kailangan patayin na natin. No? Hindi normal yung ganon. Pag ganon na on and off ang motor, kailangan patayin mo na siya para hindi masira yung kwan, yung water pump natin. So gagawin muna natin, kasi mayroon na rin akong bago, binili ko ito kahapon. Ito yung bladder. So ikakabit natin dito sa 500 liter na pressure tank. So yun guys, bali tanggalan ko muna siya ng tubig. Then saka natin lagay ito. Lilinisin muna natin yung loob, yung kalaw-kalawang dyan. Sira na kasi yung bladder niya guys. May butas na ito. Mamaya makikita natin. So buksan na natin ito. Siyempre, linis na rin para napanggali alikabit. Alikabit na ito sa kagas eh. So ngayon, wala na siyang pressure. So pwede na natin tanggalan mo. Ito pala guys, puno ito ng tubig. Maraming tubig yan. Maraming na tubig. Sana lang guys. Tapos na kaagad. Tapos na kaagad yung karga. Bara. Bara talaga dito. Guys. Okay. Ayan. So, tanggalin na rin natin ito. Ito. Para, nailibre natin ito. Okay.
Tapos ito guys, tatanggalin ko na rin to para libre. So mabigat pa siya. Ibig sabihin, hindi pa talaga lahat natanggal yung tubig niya. So ngayon guys, susundutin natin ito. Pag sinundot natin yan, maglalabasan na yung dumi dyan, tubig. Tubig, tubig. Ito yun guys. Kulay orange, orange brown. Bali, itong kwan na to guys, yung tubig na yan. Ito, itong natatanggal na tubig. Indication lang na yung ating rubber or bladder is butas na siya. Mayroon ng damage na. So ganyan yan. Kaya pumasok na yung, kumbaga lumabas na yung tubig sa bladder kasi may butas. Ayan. Yan yung talagang tunog ng walang tubig. Kasi pag may tubig yan guys, hindi mo papatulog ng ganyan. Oh. So ngayon, itutumba na natin para matanggal na natin yung ano dito. Yung kanyang bladder, puhugutin natin. Lumalabas na rin kasi dito guys yung tubig dito banda. So ngayon taob natin to. So, ganito yan guys. Ito yung loob niya. So, magga-guantis ako kasi maputik to, maitim. Nakakamantsa yung putik niya guys. So, bali to, tanggalin ko muna. Ito, tatanggalin ko rin to guys. Malalaglag siyempre sa loob to guys yung kanyang stopper. Yan. Tapos ito hugutin natin yung guys sa loob, tapos saka natin isprehan yung loob nito para malinisan kasi maraming kalawang. Ito yung kan guys, oh. Ito yung sinasabi kong punit. Ayan, oh. Natunog na siya. Dito lumulusot na yung tubig, pumupunta dito sa labas. Dapat ang tubig guys sa loob lang ng bladder. Okay. Kaso napunit na siya dito, kaya lalabas na yung
tubig pupunta na dito sa tanke. So yun, ugutin natin guys. Napasakan natin yung linisin. Kasi ay, makutik. So, parang hindi rin mahirap magpasok. Malapit na rin dito guys, masira. Pwede ko pang repairin to guys eh. Mabulkanize. Pwede na mabulkanize eh. Dito lilinisin na rin natin. Right. So ngayon naman guys, linisin natin yung ilalim niya. Tapos patuyuin natin siya. Pagkatuyo, then saka natin ilagay itong bladder. So, kailangan talaga guys malinis itong loob kasi maraming kalawang yan. Yung mga natuyong kalawang dyan, kailangan matanggal muna. Bubugan natin ito ng tubig. Itatayo natin ito guys. Hindi naman pwedeng nakahiga lang ng ganyan kasi pagka marami na yung tubig, hindi na natin maitatayo. Mabigat na siya. So, habang ganyan, kakunti-kunti lang muna. Kakunti dito. Kasi mga ikabukto ay maro ko. Mga kalawang ito guys dito. So dito naman. Dito, kanila. Ang kalawang ito. Ayan guys, malinis siya. Sinunan ko mo siya. Marami. Malinis. Sa taas. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo kung gaano karumi yung ilalim nyo. Ayan. Puro kalawang. Ayan. Puro kalawang yan guys. Yung galing sa ilalim. Dito. So, kailangan talaga malinis na ng husto. Kasi pagka hindi malinis ng husto yun guys, madaling masira yung ating bladder. Malinis na yung loob nito. At habang pinapatuyo natin siya, yung loob, so kakain muna tayo para pagbalik natin, pwede na natin ilagay ito, itong kanyang bladder. Then, pagkalagay natin ang kanyang bladder, saka naman natin lalagyan ng hangin. Alright? So, yan guys, bali kabit na natin yung bladder. Pero, dapat siguraduhin na yung loob nito is tuyo na. Pagka hindi pa natuyo guys, pwede nyo namang bugahan ng hangin. Kung mayroon kayong air blower or hair blower, pwede na rin yung ginagamit sa buhok. Pero kasi ako,
dahil mayroon akong ano, yung air blower, so ito na lang yung gagamitin ko muna para matuyo lang yung loob niya, kasi pagka hindi natuyo yan guys, madali siyang kalawangin, lalo na nilagay na natin tong bladder tapos basa pa yung ilalim niya, so madali siyang kalawangin, madaling masira. So yun yung iniiwasan natin, yung madaling masira or madaling kalawangin. So itumbura muna natin yan. So gumamit na ako ng guys ng foam o ano man yung pwedeng pangsapin natin para hindi magasgas yung ating tangke. So ngayon guys, bubuga natin to ng hangin. Ito yung gamitin natin na pambuga para matuyo lang yung ilalim niya, kasi basa pa yan guys, basa pa yung ilalim niya, kailangan tuyong tuyo yan. So, bali ito, kakabit na natin ito sa loob. Ito yung mag-aano dito guys. Magbibit-bit dito. So, bali dito yan. So, bali ito, natipan ko na rin siya. So, doon natin papasok. Tupin natin to. Okay guys, okay na yan. So ngayon, na-attack natin doon. So mahirap magtrabaho mag-isa guys, kaya kailangan discarte lang talaga. Yun. So ganyan siya guys. Ganyan ang kalalabasan niya. Okay. So ngayon naman, ipapasok natin to sa loob. So bali ito, okay na siya. Ngayon, pag pinasok natin sa loob yan guys, dapat na ganito siya. Nakatupi para pumasok. Kasi pagkabilitawan naman to guys, naman yan. Pagkabilitawan na to. Pagkabilitawan naman na to, mamaya gaganyan. Babalik yan sa dati. So gagano lang natin para lang ano, para lang lumit at papasok dun sa pintas. Ganyan lang siya guys. Pagpasok. Tapos syempre, ano muna natin dito? Sungkitin natin.
yung kanyang alambre. Yun. Yun. Tapos tackle na natin to. Dahan-dahan. Yan. Tapos pasok natin doon. Pasok natin to. Tapos dito naman pagkutin. Ayan na siya guys. So ganyan siya guys. Ngayon kakabit na natin yung kanyang ano, ito kanyang pinaka ano lock dito. So ngayon naman guys, so bali ito, pwede ko nang putulan to para ito guys magkabit na rin natin dito. Pero mamaya ko pa siya ano, nalagyan ng teflon para lang mayroon tayong hawakan kasi medyo bumigat na siya gawa nang mayroon na siyang rubber. Yan. So bali may hawakan na tayo. Pwede na natin tayo yan. Ayun na, laglag na. Right? Okay. Ngayon, sa ilalim naman guys, kabit na natin yung sa ilalim ito para malagyan na natin ng hangin. Alright, so okay na guys. Ngayon naman tatayo na natin. Ngayon saka na tayo maglagay ng hangin guys. Okay. So ngayon guys, lagyan tayo ng hangin.
Lagyan na natin ito ng hangin bago natin ilagay yon, para malaman natin kung wala nang singaw. So ganun yun, guys. Malalaman kasi natin, guys, pagka yung bladder ay hindi maayos yung pagkakapiting or may butas, kasi lalabas dito, guys, lalabas yung hangin dito or dito pag binuksan natin to. Ibig sabihin, lumalabas yung hangin, may butas yung bladder. So far ngayon, wala pa tayong mapapansin na sumisingaw dito, kasi konti pa lang yung hangin na ikinakarga natin. So hintayin natin na ma-maximize hanggang ma-reach natin yung 2.5 bar. Pagka na-reach na natin yung 2.5 bar at walang hangin na lumalabas dito, at saka dito sa kanyang angle valve or yung faucet, so ibig sabihin, maayos yung bladder na nilagay natin. So kargan lang natin, guys. Kargan muna natin. Check natin yung karga niya, guys. So nasa ano pa lang siya, 1.5. Kasi ang karga nito, guys, ang free of charge niya, nasa ano siya, nasa 2.5. So bali, nasa 1.5 pa lang tayo. So kailangan pa ng 1 bar. 1 bar pa, guys. Alright, check natin yung karga na, guys, kung okay na. Ayun, sakto, guys. Oops, magulat mga kundi pa. Dapat sakto lang. So ayan, sakto na siya ng 2.5 bar, 2.5 bar or 27 point. Ito, 2.5 bar or 37.5. Ayan, guys, 2.5 bar or 27.5. So ayan, guys, kung napapansin nyo, dito wala na siyang sinisingaw. So magano tayo, guys, obserbahan natin ng mga 10 to 20 minutes, tapos i-double check natin yung pressure niya. Kung hindi na bumaba yung pressure niya, guys, na 2.5, ibig sabihin, okay na yung ating bladder, walang singaw. So kailangan na sigurado lang, guys. Then yon, ibabalik na rin natin yon. Pwede naman natin kuhanan ng pressure mamaya, kahit na nakalagay na to. Check natin ulit yung gauge. Ayan, hindi na siya nagbago, guys. 2.5 pa rin. Okay, so ngayon papandaran na natin. So bali, bubuksan na natin. Ayan, 0-0 pa lang. Tapos mapapansin nyo ngayon yung kanyang andar. So buksan natin. Matagal na yung kanyang cut off. Alright, so matagal yung cut-off niya. Ngayon, buksan na rin natin ito isa para mag-alternate. Kasi pagka nag-alternate, guys, tumatagal siyempre yung kanyang buhay dahil mayroon siyang ka-alternitan. Ayan, guys, oh, ampaw na. Dito sa taas, may tubig na yan. Saka dito sa ilalim. So dito ang paw. So bali ito, guys, yung kanyang ano, bladder na to, lilinisin ko muna, tapos i-vulcanize ko yung kanyang nabutas, kasi isa lang naman yung butas niya, guys, eh. Pwede pa naman siguro to. Pwede pa to.
bubulkanize natin yung kanyang napunit dito na parte. Ayan, maliit lang naman ito. Dito lang naman, no? Ayan, no? So, pwede pa itong i-vulcanize, guys. Ito lang naman yung sira niya. So, lilinisin ko to, tapos ako bubulkanize. So, bibili ako ng pampatchi dito para ma-vulcanize. And guys, bali dito ko na lang ulit tatapusin at kita-kita tayo ulit sa susunod kong mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ingat po kayo dyan lagi. Mabuhay po kayo lahat. Paano muna. Bye-bye.